Ito ang diktadura. Parang pagdidikta ang diktadura. Sinasabi ng isang tao kung ano ang dapat gawin at sinusunod naman ito ng iba para lamang sa kapakanan ng pagsunod. Ang taong nagdidikta ang siyang namumuno. Siya ang Panginoon ng lahat dahil hawak niya ang lahat. Sinusuportahan ng ilan at nilalabanan ng karamihan. Araw-araw, maagang gumigising ang diktador na mainit ang ulo. Sisimulan niyang pagalitan ang unang taong makakasalubong niya. Sinusunod siya ng lahat dahil takot siya sila sa kanya. At iyong mga hindi sumusunod o natatakot ay pinarurusahan. Habang nag-aalmusal, inuulat ng tagapaglingkod na punong ministro ang lahat ng nangyayari sa bansa. Ang totoo, iilang pangyayari lamang, yung mga makapagpapasaya sa diktador. Ginugugol niya ang kanyang araw sa pagdidikta. Nagdidikta siya ng mga batas, nagdidikta siya ng mga parangal, at nagdidikta rin siya ng mga parusa. Hilig niyang pasinayaan ang mga bagay, bahay, kanal at tulay dahil mahilig ang diktador sa malalaking bagay, mga napakalaki, ang pinakamalaki sa lahat. Hindi ka maaring mag-isip para sa iyong sarili sa ilalim ng diktadura. Maaari mo lamang isipin kung ano ang pinahihintulutang isipin ng diktador. Yung mga hindi sang-ayon ay tinuturing na mali at itinatrato ng masama. At yung bukod sa hindi sang-ayon ay nagsasalita pa, ay nabubuhay ng mas malala. Minsan ay kailangan pa nilang lumayo para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang pinakamatapang ay ang diktador. Siya ang pinakamatalino, ang pinakamahusay, at ang pinakamataas, ang pinaka... Walang kaibigan ang diktador. Ayaw niya sa mga tao. Dahil siya lamang ang pinakamatalino, ang pinakamataas, at ang pinakamatikas. Ngunit kinakaibigan ng iilan ang diktador dahil nakabubuti ito sa kanila. Pinagtatanggol nila ang diktador. Dahil hinahayaan ng diktador ang mayaman na lalo pang yumaman. Minsan ay mapagbigay din ang diktador sa mga kaibigan niya at nagkakaloob ng mga bagay na hindi naman dapat mapunta sa kanila. Nagbibigay siya ng lupa na pag-aari ng iba. Naggagawad siya ng mga parangal. Namamahagi siya ng mga bagay na sa totoo lang ay pagmamay-ari naman ng lahat. Batas din ang diktador dahil siya lamang ang gumagawa ng batas at siya rin ang katarungan. Mga kaibigan niya lamang ang maaring maging hukom. Nais din niyang pamunuan ang militar, ang mga pamantasan, ang mga pabrika, bukid at tanggapan. Sinasabi niyang mas mabuti ang ganito dahil ang mga pamayanan, bayan, syudad at ang buong bansa ay payapa ng ganito dahil walang nagrereklamo at walang lumalaban. Pinagmamalaki niya ang kanyang bansa dahil sa kanya ang buong bansa. Kaya dumadalo siya sa mga parada, nagdaraos ng mga salo-salo, nagbibigay ng mga talumpati. Samantala, sawana ang taong bayan, natatakot, naghihirap, pinagsasamantalahan. Wala silang ginawa kundi magtrabaho at lumikha. Ngunit nag-iisip din sila. At tulad ng inaasahan, sa pamamagitan ng pag-iisip ay unti-unti nilang napagtanto ang bagay-bagay. Napagtanto nilang hindi naman talaga matapang ang diktador, hindi matalino,
hindi patas. Napagtanto nilang ang katotohanan ay mabuti lamang para sa iilan, hindi patas sa lahat at napakalupit sa iba. Ngunit hindi nila kayang labanan ng diktador dahil pag-aari ng diktador ang lahat. Salapi, sandata, lupa, ang pinakamasama pa, karaniwang nagtatagal ang mga diktadura ng maraming taon. Natatapos lamang ang diktadura kapag pumanaw ang diktador. Minsan, dahil pinaslang siya. O kung sapilitan siyang pinaalis sa pwesto. At agad-agad, kapag natapos na ang kwento ng diktadura, magsisimula naman ang kwento ng kalayaan. Ito ang diktadura.